Magandang araw po sa lahat at welcome back po sa aking channel. At sa video po natin ngayon na i-share ko sa inyo yung aking napaglaruan. So nagawa po ako ng maliit na incubator na gawa lamang po sa styrofoam. Pinagdikit-dikit ko lang po yung ating styrofoam sheet para ma-achieve ko yung ganitong shape. Tapos binalutan ko na rin lang po yan ng packaging tape na brown. Kaya ganyan po yung kanyang itsura. May criss-cross siya. Tape lang po ito. Automatic na po ito. Ito po ay 56 setter. Pwede nyo po siyang i-convert sa hatcher. Kaya ang salang nyo po dito ay per batch. Hindi po katulad nung iba na combine, may setter sa taas at may hatcher sa baba. So ito po ay 56 na swing type na egg incubator. Magsasalang kayo ng 56 after magsasalang kayo ng 56 egg after ng 18 days. Pwede nyo siyang i-convert as a hatcher. Hindi po pwede dito yung salang kayo ng kalahati after 1 week dagdag kayo. So hindi po, per batch po dito, 56 agad. Kaya yun lang po ang disadvantage nito. Hindi siya pwedeng dagdag kayo ng dagdag ng salang. Kailangan po isa-isang salang, puno nyo agad yung tray. Kasi maliit lang po ito. Bali, ang sukat po nito ay 45 by 45 cm po yan. Tapos yung taas po niya ay isang 1 feet lang po yan. 12 inch lang po yan. Yung taas niya. Tapos automatic na rin po ito, every 2 hours nagsusing din. Meron tayong fuse, tapos yung ating thermostat ay 6231A ang aking ginamit. Meron din tayong ilaw para pag gusto nyo silipin. Tapos itong isang ito ay pang automatic at pang manual. Tapos ito ay sa main power. Ayan, pag pinatay nyo, patay lahat ng ating fan saka heater saka thermostat. So ayan, kung makikita nyo, kinakalibrate ko to. Ayan, saktong sakto po sa ating blower. So kulang pa na isang guhit kasi bumababa siya dito, nasa cooling mode siya. Tapos ang consumption po ng ating kuryente ay ano lang po to, matipid lang, nasa 77 watts lang po. Ang heater ko dito ay cantal coil na rin. Nasa 70 watts po. 70. Opo, 70 watts yung aking nilagay. Ayan, makikita nyo po, fan lang po yung umaandar dyan ngayon. Ang ginamit ko dito ay 3x3 na 12 volts fan. O ayan, medyo matagal. Ayan, bumababa na po siya. Medyo matagal bumaba ngayon kasi andito ngayon ako sa garahe. Pero hindi naman to dito talaga nakapwesto. Ilalagay nyo ang incubator nyo doon sa lugar na hindi mabilis mag bago ang temperature. Kapag malamig, malamig. Kapag mainit, sobrang init. So, doon lang tayo sa room temperature na na area o sa kwarto. Basta hindi siya mabilis magbago yung temperature. Lalo ngayon, mainit. Tanghalin tapat. So, bubuksan ko na siya para lumamig na agad. Para makita nyo kung ilan ba yung kanyang consumption sa pagbuhay lahat ng ating... So, ayan, papasilip ko sa inyo yung loob mamaya. Babaklasin natin lahat yan. So yan, yung white na yan, yung nakikita nyo white na yan, yan yung adapter natin para sa ating motor. Yung nagsiswing sa ating trade. Nakaset pa rin to ng 37.5, patay ang ilaw, ang heater, sorry. 37, buhay ang ating heater. So yan, buhay siya. Ang ating consumption, 74 watts. So yan, buhay po ang yan, nagsis 75 siya. 70 watts po yung heater na nailagay ko dito. Tapos kapag namatay siya, 4 watts na lang po yung kumagana, yung ating heater. Yung ating fan, 4 watts. Ayan, patay na po.
So bunutin ko lang to, bunutin ko yung saksak para mabaklas ko yung loob. Papakita ko sa inyo kung paano to i-convert as hatcher. So set ko lang tong camera. Tapos sugutin ko lang yung saksak para safe. Ito po ay nababakla siya dito. Nauhugot to. Kasi ayan yung kanyang hati sa gitna. Nauhugot po yan. Tapos pagkahugot nyo, ayan, meron pa siyang isang may nakalawit pang wire para sa ating motor. Tatanggalin nyo lang siya dito. Ayan. Hugutin nyo lang. Make sure kapag uhugutin nyo to, naka-unplug muna yung ating incubator. Tapos pakita ko sa inyo itong ating, so ayan, ganyan yung itsura nya. Yung ating fan may cover. So itong buong to, lalagyan ko ng screen para hindi open yung ating coil. So may mga i-improve pa ako dito kasi nga unang gawa ko pa lang to, nasa trial pa lang. Tapos itong bumbilya para sa ating ilaw pag gusto natin silipin yung ating loob o paggabi. Bala ko kasi i-add ito sa aking Shopee store para dun sa mga small backyard breeder. At para pwede na rin ito sa COD kapag na-add ko ito sa Shopee. Tatry ko lang kung tatanggapin ba nila yung size. Kung mapipick up nila dito sa aking location. So ayan, natanggal na natin dun sa ano, dun sa pang ulo natin sa pang ibabaw. Natatanggal din tong setter na to. So hugutin nyo lang. Ayan, tanggal na siya. Tapos, halimbawa, naka 18 days na tayo. Tanggalin lang natin yung egg setter. Lagay na lang natin dito yung egg. So ito kasi, wala pa siyang paa. Meron siyang air hole na apat dito sa flooring. Tapos ito yung ating water fan. Dito sa ating water fan, bala ko, maglalagay ako dito ng butas. Gagawin ko kasi dito medyo mahaba. So doon sa humidity nito, okay na. Nakalibrate ko na. Bali, dito sa part na to, maglalagay ako ng butas para dito na lang tayo magsasali ng tubig. Gamit yung ganitong container, lagyan lang natin tubig. Tapos pasiritan lang natin yung ating water pan para hindi na tayo magkakalas pa ng ating setter para lang maglagay ng tubig. So matipid naman, 3 days na tong bukas. So ayan yung tubig, oh, madami pa. 3 days na siya kasi nga kaya matipid to. May air hole siya sa ilalim. Yung fan natin humihigop din siya ng humidity. Humidity galing sa labas. Kaya mabagal yung evaporation ng ating tubig sa ating water pan. So ito, natatanggal din siya. Kaya madali din lang kung gusto niya dinisin. Ayan. Medyo napasikip yata yung aking lagay. Pero natatanggal po ito. Medyo napasigo. So ayun, aluminum po para iwas kalawang. Tapos ito yung aking i-improve pa na water pan. So lagay lang ulit natin to. Babalik ko lang po ulit. Tapos yung ating setter, lagay lang natin. So ayun, yun lang po ang disadvantage nito. Hindi kayo makakapagsalang na ang continuous. Kailangan sa isang salang 56 agad yung isa lang nyo. After 18 days, kukonvert na natin to sa hatcher. Magbabawas lang tayo ng from 37.5, magbabawas tayo ng 3 degrees pag i-convert na natin sa hatcher. Tapos ito, connect lang natin dun sa adapter na nakalagay dito. Ayan. Sasalpa ko lang ulit to. So magaan siya. Magaan po siya kasi nga styro. Tapos saral na lang ulit natin.
Ayusin ko lang itong so kaya ako nag-assemble dito kasi nga para magkaroon ng affordable na incubator yung mga gustong magkaroon, yung maliliit na farm. Saksa ko lang ulit, affordable na, tapos mapapa-COD pa natin kapag na-i-add ko ito sa aking Shopee store. Doon naman po sa durability nito, kasi nga styro, siguro ano na lang natin, talagang alagaan natin sa linis, tapos huwag nating pabayaan na madumihan o halimbawa ma-stockan. Kung i-stock natin off-season, linisin natin bago natin i-stock. Nasa pag-aalaga naman po yan para magtagal ang ating unit. Ayan. Ito, automatic manual. Pag halimbawa, nag-brown out, tumigil siya sa gitna, inabot ng nagsisin siya, tapos bigla nag-brown out. Meron siya dito, automatic manual. Pwede niya siya dito isimig ng manual. Ayan. Makikita niyo, nagsisin po yan. Ayun, nalaglag yung ating nalaglag. So, ayan, nagsisin siya dito sa kabila. So, ayan, maraming salamat po. Kung gusto niyo namang gayahin yung ganitong setup, kayo na po bahala kung makutingting kayo. Ma-achieve niyo yung ganitong style. Kasi ito ay styrofoam sheet lang na pinagdikit-dikit ko ng bumili lang ako ng styrofoam glue. May nabibili naman sa Shopee na styrofoam glue. Kasi hindi naman to pwede sa rugby. Ginamitan ko din to ng stick glue para dito sa dito sa ating salamin. So hindi naman siya nami-melt pag namit niya yung Ayan, nag-tertate na. Bukas kasi yung ating ilaw. So, hanggang doon lang po muna. Update ko kayo dun sa next video. Gagawin ko ng update kung maganda ba yung hatching rate nitong salang ko ngayon. So, abangan nyo guys dun sa aking sunod na i-upload. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At maraming salamat po sa mga sumusuporta. Kahit madalang ako mag-upload ng video, ay nadadagdagan pa rin yung ating subscriber kahit hindi naman ganun kabilis. So maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayong lahat.